Magandang araw! Ang ating pag-aralan ngayong linggo sa Filipino 1, Quarter 4, Week 8 ay tungkol sa pagtukoy ng mahahalagang detalye ng isang teksto o kwento. Handa na ba kayo? Tara na! Makinig at matuto kasama si Teacher Christine! Ang layunin sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makatutukoy ng mahahalagang detalye, kaugnay ng paksang napakinggan, at maibibigay ang paksa ng napakinggang tekstong pang-impormasyon. Kasanayang lilinangin. Naibibigay ang paksa ng napakinggang tekstong pang-impormasyon. Balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Bilugan ang simuno at salungguhitan ang panaguri sa pangungusap. Una, si Tina ay mabait na bata. Pangalawa, nagluluto ng ulam si nanay. Pangatlo, kami ay pupunta sa palengke. Pang-apat, si Lulo ay mahilig magbasa. Pang-lima, ang kabayo ay mabilis tumakbo. Bilugan ang simuno at salungguhitan ang panaguri. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Bilang isa, si Tina ay mabait na bata. Ay mabait na bata ang panaguri. Ang simuno ay si Tina. Bilang dalawa, nagluluto ng ulam si nanay. Nagluluto ng ulam ang panaguri. Si nanay ang simuno. Bilang tatlo, kami ay pupunta sa palengke. Ang pupunta ay pupunta sa palengke, panaguri. Kami, simuno. Bilang apat, si Lulo ay mahilig magbasa. Ay mahilig magbasa, panaguri. Si Lulo ay simuno. Bilang lima, ang kabayo ay mabilis tumakbo. Panaguri ay mabilis tumakbo. Ang kabayo, simuno. Well done! Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagtukoy ng mahahalagang detalye ng isang teksto o kwento. Handa na ba kayo makinig, mga bata? Sa pagtukoy ng mahahalagang detalye ng isang teksto o kwento, kailangang alamin ang mga salita na sumasagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano.
Sagutin ang mga tanong. Una, saan at kailan nangyari ang kwento? Pangalawa, sino-sino ang umalis para mamitas ng kalanghita? Pangatlo, ano ang ginawa ng magkakapatid? Pang-apat, bakit napilitang magluto si Rita? Panglima, paano nakakain si Rita at kanyang mga kapatid? Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, pakinggang mabuti ang tekstong babasahin ng iyong kasama sa bahay. Ibigay ang paksa nito. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang paksa ng napakinggang teksto? A. Ang epekto ng virus. B. Bawal lumabas. Bilang dalawa, nakakita ka na ba ng walis tingting? Kapag nag-iisa lamang ang tingting, marupok ito at madaling maputol. Subalit, kapag pinagsama-sama ang timaang mga tingting, magiging matibay ito at nagagamit ng maayos. Ang mga miyembro ng pamilya ay parang tingting mas matibay kapag magkakasama. Kapag nagkakaisa at nagtutulungan ang buong pamilya, ay nagtatagumpay sila sa kanilang kinakaharap. Bilang tatlo, ano ang paksa ng napakinggang teksto? A. Ang walis tingting kapag pinagsama-sama. B. Mabuting dulot ng pagsasama-sama ng pamilya. Para sa karagdagang gawain, kompletuhin ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.